Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of November for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Love reading. Okay? So Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. So please do take what resonates and leave the rest. So cross-watchers, pwede kayo to at hindi sila Pisces sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, Pisces. So Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwede doon kayo maka-resonate at hindi dito. Dahil pwede din na kahit naka-resonate kayo dito, please do also check your other placement. Watch your other placement. Because, pwedeng doon kayo mag-start papunta dito. Okay? Or, dito kayo mag-start papunta din doon. However, maka-resonate pa din kayo. So, Pisces. Especially your moon sign. What will going to happen this month of November? Pisces, love reading. Sun, Moon, Rising, Venus. Titignan muna natin kung ano yung nangyayari ngayon. So, what is happening right now, Pisces? What is happening right now, Pisces? Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for the month of November. Pisces. Thank you. Lumipad. Fear. Afraid. So, Pisces, about what? Pasensya na, medyo inatake ako ng sinorhinitis ko. Tapos, habang nag-reading ako, hindi ako makainom ng gamot later. Inom ako ng gamot. Another oracle card. So, one card drop. Epiphany. Breakthrough. Okay. This is your breakthrough, Pisces, but parang feeling ko may takot sa'yo to naharapin to. Love message for Pisces for the month of November, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. So, free yourself, Pisces. Hindi mo kailangan i-control lahat. Parang sinasabi dito na if hindi mo kayang i-control, wag mo i-control. Ganun din. Sa mga bagay na hindi mo kayang, wag mong kontrolin yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Parang ganun. So, anyway. Cosmic Insight Oracle card for Pisces, November love reading. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius. So might be you are dealing with air signs. Okay, Gemini, Libra, or Aquarius, or you might have these signs in your chart. Okay, check your placement. So Pisces, feeling ko may takot sa'yo to have a breakthrough in your life. Because you really want, might be, okay? Wala pa naman akong, hindi pa naman ako nag-drop ng tarot. Might be you really want this relationship. You really want na magbago ba siya para sa'yo, para sa inyo. Gusto mo talaga na makita na ikaw yung magiging dahilan or itong relasyon na to ang magiging dahilan para magbago siya, to choose you, to be there for you, to be with you forever, parang ganon. Pero hindi mo nagagawa to. Okay? So, sabi dito na, free yourself. Kung hindi mo kayang i-control, wag mong i-control. So, have a breakthrough. But, meron kasi sa'yo ditong fear. Or afraid of, maybe you are afraid of losing this person in your life because you really love this person. Baka hindi mo kaya pag wala siya. Because Pisces are very sensitive sign. So, let's see. Pisces, November love reading, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces,
Sun, Moon, Rising, Venus for November love reading. Oh. See? Nasa point na kayo ngayon ng almost ending na. Pero you don't want to end this. Ayaw mong matapos to. Wala kang balak tapusin to. Because nga, gusto mong ito talaga. Gusto mo talaga na ikaw yung pipiliin yan. Yung kayo yung kayo talaga yung magiging forever. So, you are holding this relationship. And, you know, kahit hindi na kayo okay, yung pinapakita mo sa mga friends mo, maybe family, or in social media, public, na okay pa kayo. Okay pa kami, masaya kami, wala kaming problema, like, ganun talaga, pero okay kami, happy kami. Nagmamahalan pa din kami. Ganun yung binibigay mo, pinapakita mo sa public, pero magulo na yung sa loob. Magulo na yung loob nito, itong relasyon na to. So, medyo may mga disappointments na. And, parang it really needs to have changes na talaga. Parang kailangan ng breakthrough. Kailangan na ng changes. Pero you don't want to let go with the death card in reverse. Ayaw mo mag-end to. Okay? Ayaw mo mag-end to dahil sa andun sa point na may takot ka. Might be, okay, not all of you. Might be cross-watcher, vice versa. Ayaw mong, hindi mo kaya na mawala itong relationship na to dahil sa sobrang pagmamahal. Pero nasa point na kayo na hindi na kayo nag-uusap ng person na to. And yung person mo, parang mas gusto niya na mag-focus sa kanyang stability, okay, sa trabaho niya ba, finances, yun din gusto niyang mag-focus. Doon na siya naka-focus this time. And, hindi na kayo okay sa totoo lang. Pero you still really want na mag-work out pa to, magkaroon pa to ng progress. I think married kayo, pwedeng married kayo ng person na to, or getting married or something. Gusto mo pa din na magbago siya talaga, mag-offer siya sa'yo ng new beginning. Pwedeng married kayo na to. Mag-offer siya sa'yo ng new beginning, na magbago siya, bibigyan kaya ng matatag na relasyon ulit. Parang ganun. And andun sa point na nasa point na kayo ng coldness on and off, or hindi na kayo nag-uusap dalawa, but still you still want this relationship to be successful. So naniniwala ka pa din talaga sa pagmamahalan ninyong dalawa. So you might be dealing with Scorpio, you might be dealing with Virgo, Capricorn, Leo. Oh my God, ang bigat nito. Kasi these are all ang bigat ng mga, parang feeling ko dito, yung mga nangyayari sa inyo ngayon, ang bigat. Kasi puro siya malalaking signs, malalaking cards. At sinasabi kasi dito na free yourself, okay? Kailangan mo na talaga na bigyan din ng time yung sarili mo. Kumbaga, mag-focus ka din sa sarili mo. You have to have your freedom as well. Hindi ka lang mag-focus dito sa relasyon na to or sa marriage na to. Para lang makita ng iba na okay pa kayo. So, hindi mo kailangan i-control tong relasyon na to kahit medyo, or kahit hindi na, kahit ano na talaga siya, parang bumabagsak na, okay? Nasa point na talaga ng almost ending na, pero parang hindi mo pa din inaamin, kumbaga, sa sarili mo na wala na tong relasyon na to. Hindi mo pa din inaamin sa sarili mo dahil may takot sa'yo na ayaw mo siguro na magkahiwalay kayo, ayaw mo siguro ng broken family, ayaw mo, may takot ka siguro maiwan mag-isa, or ano man yung reason mo dito. So, pwede din Pisces, itong fear na to, hindi lang to dahil sa natatakot ka. Feeling ko nasanay ka din. Or ayaw mo magkaroon nga kayo, sabi ko, ng broken family.
or might be some of you might be nandun sa point na dahil nandito yung King of Pentacles, might be itong person na to ang nagsusustain ng money or support sa inyo. Kaya medyo nandun ka sa point na paano na pag hiwalay na talaga kami? Paano na pag bitawan ko na to? Paano na pag hindi ko i-control to? Paano na pag if I set him or her free? So, may ganun sometimes kung saan man kayo naka-resonate dito. Kaya hindi mo tinatapos to. Though, nasa point na kayo dito talaga na wala na. Para sa kanya, okay? Para sa person mo, wala na kayo. Kasi hindi na kayo nagkausap. Hindi kayo nag-uusap na. Feeling ko kung nag-uusap man kayo, always lang kayo na mayroong mga disappointments. Okay? With the Page of Pentacles here. And parang andun sa point na kailangan na talaga ng changes dito. Like, you yourself need to have changes in your life na not to stay on this marriage or relationship or commitment, but to free yourself. Okay? So, titignan natin dito if what will happen for the month of November. Ano yung pwedeng mangyari for the month of November? Spices. Cheating. Broken trust. Let's pull another oracle card. Alchemy, ancestor guides. So, yung nakuha ng Aquarius is spirit guides. Ito naman, ancestor guides. So, as you can, if you can hear me sometimes, I always ask. When I shuffle, lagi ako nagsasabi ng spirit guides, angels, ancestors, because I always ask guidance from them. Okay? Sa pag nagre-read ako. Ay, madami. Okay. Patient. Some things will still need to dealt with for this connection to manifest. So, patient. So, let's see. Madami. Cosmic Insight Oracle Card. Love Spell. Oh. Why? So, dito sa relationship nito, as you can see, you are married. And yung ring kasi dito parang binalik na sa'yo. And because of meron na nga siyang iba. And dahil nga sabi ko kanina na hindi na kayo nag-uusap. Parang cold na. And palagi na lang may disappointment sa inyo. So because of meron ng cheating dito sa marriage ninyo. Meron ng cheating pero hindi mo pa din binibitawan to. Parang ayaw mong bumitaw. Ayaw mong makisang ayon sa kanya na maghiwalay na kayo. So, ayaw mong like totally, ayaw mong magkaroon ng ending sa inyo. Okay, so you Pisces, you have an intuition. Malakas yung intuitions ng mga Pisces. Malakas yung mga inyong spirit, kung if you believe in spirituality, water signs, okay, malakas yung mga ganun sa inyo. Okay, yung mga psychic ability. Okay, so, water, Scorpio, Cancer, Pisces, especially si Pisces.
So you are asking guides from your ancestors, okay? Like ancestors, love spell. Okay, so patience, parang adun sa point na parang you are struggling right now sa marriage ninyo, and it needs a lot of patience from you para, kumbaga, I can sense dito ha, ayaw mo na maghintay. Kumbaga, gusto mo talaga na ma-realize niya na ikaw talaga yung mahal niya. Ma-realize niya na babalik talaga siya sa inyo, sa'yo. Kaya, I think some of you gumagamit talaga ng love spell. Because, might be because of this ancestor guides, you know how to do love spells. Malakas ka dito. Malakas talaga yung mga Pisces sa mga ganyan. Hindi man lahat ng Pisces. Pisces moon, okay, Pisces. Especially Pisces moon. And, could be some of the Pisces sun. Pero, not all Pisces, okay? Hindi lahat. Pero if your Pisces moon could be. So, you make, dandun ka sa point na love spell, you believe in this. Kaya, hindi ka naghintay na lang kung until kailan na lang kayo, kung kailan kayo magkaayos, kung kailan siya babalik sa inyo in a normal way. Okay? You use the spell. So, para sa akin, if you're married naman, okay, wala pa akong tarot card. If you're married naman, para sa akin, yung love spell, light love spell, yung ano lang, yung parang yung light lang, para lang, kasi may mga spell na pampaayos ng marriage eh. So, might be, kung yun lang naman yung gamit mo, walang problema yun kasi married naman kayo eh. Wala kang inaagrabyado. Kasi kunukuha mo lang naman yung sayo. Okay, parang ganun. Parang, binabalik mo lang yung pag-aayos ninyo na mag-asawa. Kasi, you are married. So, might be para sa akin, it's okay. Wag lang yung dark. Okay, parang pangit na kasi yung dark. I'm not into dark spell. So, let's see. Tingnan natin. Ano yung pwedeng mangyari this month of November for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Anong pwedeng mangyari this month of November for Pisces? Love reading. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Your sign is here, Pisces. Why? Nag-drop pa si Emperor card in reverse. You might be dealing with Aries here. Okay? So, Pisces. Sobra ka talagang nakafocus dito. As in, sobra kang nakafocus dito sa marriage ninyo or sa commitment na meron kayo. Okay? Kasi hindi to basta relationship lang. This is somehow could be live-in kayo or married kayo or matagal na talaga kayo. So, I can sense married kasi nandito yung marriage card. Plus, dito sa cheating broken, may ring kasi na parang sinauli yung ring and sumama sa iba. So, pwedeng married to involved dito sa reading na to. So, sobra ka nakafocus sa marriage ninyo talaga. Because naniniwala ka na mahal ka ng person mo. Siyempre, minahal ka talaga niya kasi pinakasalan ka nga niya eh. So, naniniwala ka pa din doon, naniniwala ka sa pagsasama ninyong dalawa. And andito ka sa point na naghihintay ka. So, napapagod ka na sa kakahintay. Kung kailan ba talaga siya mag-decide na to come back? Kung kailan siya mag-decide na ayusin na to? Kasi wala na, hindi na siya nakikipag-usap sa'yo. Lalo na pag meron na talaga siyang iba. So, nalalaman mo na na may iba na siya. Kasi para sa kanya dito, sa part na to, or this time, para sa kanya, wala na kayo. Okay? Pero naniniwala ka pa din na baka magbago pa siya. Kaya naghihintay ka talaga dito. You have this intuition na
magbago pa to, maayos pa namin to. Hindi ako bibitaw kasi ayoko na magkaroon kami ng broken family. Ayoko na magkaroon kami ng, ayoko man na malaman ng tao na hiwalay na kami. Ayoko na malaman ng tao na iniwan niya na ako. Parang something na ganun. Dito yung sa fear mo dito. So, tinago mo to. Kumbaga, tinago mo sa mga tao na wala na kayo, na may iba na siya. Though, nalalaman mo na may iba na siya. Actually, wala na naman na kayo. Kahit sa person mo, para sa kanya, wala na talaga kayo. Sinabi niya na yun sa'yo. Hindi na kayo nag-uusap. Para sa kanya, siguro, might be with this King of Pentacles is like support. Sinusuportahan niya kayo. Wala ang problema. Pero, wala na kayo. Tapos na. So, sabi nga dito sa free yourself, okay, you don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful lang. So, kinukontrol mo pa din tong marriage na to. Dahil gusto mo nga magbago siya. Pero the problem here, lumabas kasi si Emperor card in reverse. So, with the Emperor card in reverse kasi, mahirap. Lalo na if you're dealing with Aries. Man, okay? Some of the Aries men kasi, they are very impulsive talaga. Second cheater kasi talaga yan sila. So, hindi sila nag-i-stay talaga into, maybe they can stay in a long term, pero tumitikim talaga sila ng iba. Nagkakaroon talaga sila ng iba kasi madali yan sila. Madali silang, kumbaga, magsawa. Kumbaga nun. Somehow, sometimes, hindi ka nila bibitawan, pero madali silang magsawa at naghahanap sila ng iba. So, nag-i-stay sila sa'yo, tapos naghahanap sila ng iba, tapos naghahanap sila ng iba. Kasi nga, example, ikaw yung asawa niya, so dyan ka lang, ganyan. So, maghahanap sila ng iba, titikim sila ng iba. Kasi, iba-iba yung gusto natin. Sometimes, hindi sila nag-iisip while they are making decision. Tapos, dito sa part na to, meron na siyang iba. And para sa kanya, kayo wala na. So wala na kayo. Alam niya yon, alam mo yon. Pero ayaw mo lang pa siyang bitawan. Ayaw mo lang bitawan yung marriage ninyo. So hinayaan ka niya. Kay ganyan, I will support you. Pero meron na siyang iba. Like, nag-build na siya ng another relationship with someone na gusto niyang seryosohin. Kumbaga, sabi nga dito sa cheating, sa broken trust, is like, sinauli niya na yung sing-sing. So, meron na siyang iba. So, with this Emperor card, hindi niya natupad sa'yo, broken trust nga, yung pag-build ng matatag na pagsasama, hindi niya nagawa yun. And, hindi niya magagawa yun dahil sa, this is the Emperor card in reverse. Okay? So, naghihintay ka pa din dito about this. And hindi ka nakakatulog sa gabi minsan thinking about paano siya magbago, paano siya bumalik sa akin, paano siya magbago. Kaya, might be you, gumamit ka ng love spell para lang mabalik itong person na to. Para lang mag-stay siya sa'yo. Or para lang mabalik yung pagmamahal niya sa'yo. At iiwan niya yung other party niya, other person niya. Kasi hindi ka na nakakatulog sa gabi. Naghihintay ka talaga. Naghihintay ka na maging masaya ulit kayo. Maging one ulit kayo. Okay? So, para ma-realize niya na mali yung pag ginawa niyang pag-alis. Something like that. Pero sinabi kasi dito that, sorry about that, na patience, okay? Some things need to be dealt with this connection to manifest. So, if you have patience, pwede, there is still... if you have patience, nakikita ko naman na one day, itong person na to, there is a possibility na ma-realize na yung pagkakamali niya sa totoo lang. Maiisip niya yung family niya kayo and to offer you again new beginning. If you just have patience, okay, sa totoo lang, babalik naman talaga. Babalik naman siya sa'yo. Pero yung kung sino siya, mahirap siyang intindihin. Mahirap siyang maging committed as what you want.
yung gusto mo na itong person na to is like magbago talaga as what you want, as how you want to control, mahirap siyang mangyari talaga. Kaya nga sinasabi dito na you need to have breakthrough. Okay? Free yourself from this. You need to have breakthrough. You don't have to be afraid. Kasi if ano yung kailangan na mangyari, mangyari. Sorry about that. Hindi mo kailangan gumamit ng love spell. Because what will happen needs to happen. Okay? So, let's see kung babalik pa talaga siya. Maayos niyo ba to? See? Sabihin na natin na your wish will come true with using the love spell. Okay? Kasi may love spell na dito eh. So, pwede itong vice versa, okay? Hindi lang dahil sa ikaw yung gumawa. Pwedeng may gumawa sa iyo, Pisces. Pwedeng vice versa to, okay? So, just comment down below ano yung experience ninyo. So, anyway, nakikita ko, matutupad naman to. Magkakaayos kayo, pero palagi kayo mag-aaway. Palagi talaga kayo mag-aaway na nakapagod na away and on and off connection ang meron sa inyo dito. So, palagi kayo mag-aaway dito. And, as I can see here that yung relationship niyo or yung marriage niyo is magiging hindi na sure. Magiging unsureness. Because of nga, feeling ko meron talagang because of this spell, okay? Dahil sa spell na to, sa una, magugustuhan mo to. Hindi naman to sabihin na bumalik siya tapos kinabukasan nag-away na kayo, no? Magugustuhan mo to, wish will come true. A wish fulfilled with the star card, yes. Pero kalaunan, nakikita ko dito na mag-aaway pa din kayo. Mag-aaway ng mag-aaway kayong dalawa. As you can see here, with the Magician card and the Moon card, merong because of the spell. Pwedeng mali yung spell na magawa mo. Pwedeng mag-fade away yung spell na ginawa mo. Okay? Kasi meron talaga ditong arguments, gulo, or something. Pero feeling ko dito, aabot kasi sa point na itong person na to, with the Emperor card in reverse, kung ano siya, yun na talaga siya. Kung ano siya, yun na talaga siya. So, kung sasakit yung ulo niya, kasi pag love spell, kasi there is a possibility na pag mali yung spell mo, either sasakit yung ulo niya, or mag-aaway kayong dalawa, pag lalo na pag mali yung paggawa mo ng love spell mo, or parang sometimes over na talaga. I don't know. I'm not sure anything about that. But it could be, yun yung mga naririnig ko. Sometimes, nauwi talaga kayo palagi sa awayan. Okay? Away talaga. And, there is a possibility na mangloko pa din siya. But meaning, that is, pwedeng mag-fade yung love spell na yun. At, siguro, dadating sa point na akala mo okay na. So, hindi mo na ginamitan ng love spell. Kala mo okay na, tapos pala yun. Yun talaga siya. Dahil yun talaga yung personality niya. Yun talaga siya. So, sinasabi ng sana dito ng oracle card na be patient. Maayos nyo din to in a normal way. In the right way. Okay? If this person is really meant for you, this person is really meant for you. You don't need to be in control of this. You need to have breakthrough. Freedom for yourself, Pisces. Na isipin mo din yung freedom mo, sarili mo, happiness mo, ikaw. Yan.